ang nakakapagpabago sa mga tao, hindi yung utos, kundi ang mga kwento kung paano tayo pinabago ng Diyos. Diba? Personal experience. Kasi minsan, kahit alam natin ang Ten Commandments, minsan, kahit alam natin na nakasulat sa Biblia, walang effect. Hindi natin nadadala sa labas. Pero kung meron tayong personal experience ano ng ating Panginoon, grounded ang faith natin, magta-translate siya into action. Yung naririnig natin dito, madadala natin sa labas. Amen. Kaya yung mga pinaka-message para sa atin ngayon sa gabi nito. Unang-una sa lahat, pagsisimba natin during this 9 days, hanggang Christmas, dapat yung first na nasa list natin is ang ating Panginoon. Thanksgiving, masasalamat, na dahil siya ay nabuhay, na saved ang lahat. Yun dapat yun. Yung mga personal nating kahilingan, second, third, fourth, hanggang ilang kahit isang libon, no? Ayun ang bahala. Basta yung Panginoon, lagi, nasa unahan. Thanksgiving muna. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Second point is, it's a reminder. Kung yung mga tao nun, hindi nakinig si Juan Bautista, hindi nakinig Jesus, it's a reminder for us to listen, na makinig. Especially, yung mga young ones. Kasi, di ba ngayon sa mundo, kung saan napakabilis na ng communication and yung mga ideya is at hand, one click. Alam mo na agad. Dati yung news, hinintayin mo munang dumating yung newspaper bago mong malalaman na kung ano nangyayari. Ngayon, automatic. Live na eh. Di ba? Habang nangyayari, nakikita mo. Diba? Sa sobrang dami ng information, pag minsan, naguguluhan na, nahihirapan na, nalilito na nga kung anong tama at mali, ay